Kamusta mga kalapatids, mga kapatid, mga kabrukato? Kung mapapansin nyo is meron ditong box at may laman tong ibon. Ang ibon na ito is ibibigay natin kay Katuka. Dahil nga masyado na tayong ano eh, maraming palipad doon. Tapos gusto ko rin siya magkaroon ng palipad na rin doon sa loop niya. And then, ang ibibigay natin sa kanya is yung mga kalapating malapit sa puso niya. So, let's go at ipapakita ko sa inyo. So, ito yung ibon. So, ito mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. Ito yung ibibigay natin sa kanya. So, unahin ko na si Golden. Dahil si Golden is malapit na malapit sa puso ni Katuka. So ito, paano nyo malalamang healthy ang isang ibon? Yung katawan, maganda. Hindi siya basta-basta kita kagad yung ganito. So, tapos yung ilong, kung mapapansin nyo, parang ano, parang marshmallow yung ilong niya. So, dun nyo mapapansin at malalaman na maganda yung ibon, healthy yung ibon. So itong si Golden, ito yung paborito niyang ilaban sa akin sa ano pag nagkakarera kami. So kaya ibibigay natin ito sa kanya, hen siya. And then yung singsing nito is pares dun sa blue bar na gustong-gusto niya, yung ARPU. So isa sa mga paborito niyang ibon yung kulay blue yung ano, singsing. So pares sa pares to doon. And then yung isa, guess what? Sino tong isan to? Si Siligaw 67, isang hen. So, isa rin to sa mga paborito niya na ibibigay natin sa kanya. Yung nagustuhan ko dito, yung lumilipad siya ng tuldok, tapos ano, bigla siyang parang, alam mo yung nabaksak na bato. Parang ganun. Nagulat ako sa ginawa niya. Tapos napakabilis. So ganun din. Ito, mas maganda yung ano na ito. Hindi siya basta-basta kita kagad. So tagong-tago talaga yung ano niya. Saka magaan lang siya. Sa ang dami nagsasabi na pang ano to, malayuan. Tapos yung ilong niya ganun din. Yung kulay ng kala mo marshmallow. So doon natin malalaman na maganda yung isang ibon. So ayun, at iiwan natin to dito sa may, siguro sa may ano, sa may pintudo, sa may labas. Tapos magdo-doorbell tayo. And then siguro lagyan natin to ng ano, ng pangalan na Katuka. Pero pag nakita niya yung box, kilala niya na to eh. Pero ayun, tumaay pa. So ayun, mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. Tara, let's go. At bulabugin na natin siya sa kwarto niya. Ayun mga kalapatid, iiwan natin dito yung ano, yung box. Tapos magdo-doorbell tayo. Tapos magtatago tayo sa gilid, doon sa may ano, sa may puno na makikita natin si Katuka. Then hindi naman tayo basta-basta makikita niyan. Or iiwan ko yung phone ko sa gilid na hindi niya mapapansin. Yun dito, dito siguro. So pansin ba? O, sa may gilid. So, ayun, mga kalapatid. Mga kapatid, mga kaburo ko to. Setup ko lang to, sabay magdo-doorbell tayo. Let's go!
Tang ina para baliw. So ayun mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. Gagawa na muna tayo ng cage na kagaya nitong isang to. Yan. Yan, so susundan na natin to. Gagawa tayo ng dalawa today para meron na tayong tatlo. So tatlong ganito. Tapos dalawa rito, apat, lima. May mali tayo doon, anim, pito, walo. So meron tayong walo. Gagawin ko, hiwa-hiwalay ko na yung mga barako tsaka yung mga babae, tag-apat. Tapos gagawa ulit siguro sa, bibili na rin ako nito bukas ulit ng tatlo pa siguro para meron tayong ano, 11. So ayun mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So wait lang, sa 11 na yun, 8 lang gagamitin natin. So ayun mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. Hanggang dito na lang video na ito. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Abangan natin yung video niyang gagawin. Tingnan natin yung reaction niya. Let's go!